storya na tatakbuhin ng MMK. Tukol kanino ba to? At sino ba itong ginanap ko dito? Ginampanan ko dito si UP Fighting Maroons na player. Na player na Captain Ball, na si star player din, na si Paul Desiderio. And ayun, sobrang nagulat talaga ako sa storya niya. Kasi una, hindi ko naman talaga siya... Hindi ko siya talaga totally kilala. Personally? Oo. Pero kilala mo siya as basketball player? Basketball player. Tapos, inanong ko talaga siya na parang, ay go, matignan niya to, ganyan-ganyan. Tapos, kinek ko, ah, siya pala to. Kasi tumatak na dati talaga yung atin to eh. Yung tira niya ako niya. Napanood ko yun. Tapos, ayun, na hindi ko alam na ako pala yung gaganap. Madami namang pwedeng basketball player din artist eh. Kasi trabaho talaga ako paano ako gagawing maganda. Yung role, ano bang klaseng tao o lalaki dito si Paul sa role na ginampanan mo dito? Ayun, fighter ba talaga siya or talagang ano yung istorya niya dito? Si Paul, ano eh, pinanood ko siya sobrang... Kasi hindi mo naman mapapanood yung off-cam ni Paul eh pagka sinatch mo sa YouTube. Sabi puro ko, yung ano, sa court lang talaga. Sa court lang eh. Ang yabang niya sa court. Talagang, siguro dahil talaga talagang siya. May angas siya kasi star player, captain, but... Pero nung ginampanan ko na, sinimulan ko na yung taping namin, nakilala ko talaga siya ng todo kung gano'n siya ka-humble, kung paano siya kamamas boy, papas boy, as in, pamilyado talaga siya, yung parang yung pinaprioritize niya yung pamilya niya. Imbis na sarili niya, mas inuuna niya yung pamilya niya. And hirap, doon ako nahirapan sa ugali ni Paul kasi habang ina-acting ko yung ginagawa niya. Parang, alam mo yun, good boy, napakang magpakumbaba. Opo, ganyan yun. Ano, 2000? Yung mga ganun na reaction niya, parang hinakata ko ni Direk, Ronnie, ano ba ginagawa mo? Baba ka ng court, baba ka. Parang kumbaga, iba si Paul sa court, sa personal na buhay. Oo, kung ano yung niyabang niya at inaangas niya sa court. Kabaliktaran. Kabaliktaran yan. Kasi, sasabi ako, Direk, oh, Ronnie, cut, baba ka ng court, masyado kong maangas, hindi ganyan si Paul. Hello po. Sige po. Ano po, 2,000 po? Diba, hindi bagay sa akin. Ang hirap talagang, ayun. So, kanina, off-camp, tinanong kita kung anong klaseng arte yung binigay mo dito. Tapos sabi mo, mostly, iyakan talaga. Mga art scene. So, paano ka nag-prepare dun sa mga scene? Ang pinakamahirap eh, yung pinakamahirap dito eh, pag basketball player ka kasi, hindi mo iniiyak sa court yung mga nararamdaman mo kung talo ka man or hindi. Kasi si Paul iniiyak niya sa court eh. Yun yung pinakamahirap na ginawa ko. Kasi sobrang daming tao dun sa court. Iiyak ka. Na parang, paano ka makakakarga? Paano ka makakapag-focus kung maraming tao nag-iingan? Tatawagin ka, nasa gilid ka, nag-focus ka. Honey, picture mo. Hindi ka makapag-concentrate. Kaya, ang hirap yun yung talagang inaral ko. Nagpatulong ako kay Derek Darnell. Na para, paano ko ba ilalabas? Kasi ayoko namang pumangit tong episode na to. Kasi syempre, unang-una, UP. School to eh. Kumbaga, pride ng mga estudyante to, UP. Kung papangitan ko man yung ipapakita ko sa kanila, babash nila ako. Kaya, humingi talaga ako ng tulong. Kilos niya, pinanood ko, paano siya interviewin, pinanood ko talaga. Na-meet mo ba siya habang sinushoot pa? Hindi pa siya na nakita? Eh, pa nga eh. Kasi, tinanong ko din kay Direk, dadalo po ba dito si Paul? Ay, hindi eh. Dito eh. Sabi ko, sayang naman kahit pa paan. Sana nakausap ko, nakahingi ako ng ganito. Pero napanood ko siya talaga, bumisnis eh. Lagi siya nakatawa. Siyempre, pag-usapan naman natin yung mga kasama mo dito. Nakita ko sa mga IG stories mo, kasama mo sila Axel, sila John Lucas. So, hindi ka na nahirapan kasi puro mga kaibigan mo. Nakakatawa nga. So, sabi kasi ni Kuya Arlie. Sabaw! Sabi ko kay Kuya Arlie, Kuya Arles, baka ano muna, ganyan-ganyan. Like, oh. Pero maganda yung istorya, ah. Okay yung istorya. Ang sabi ko na sa kanya, okay yung istorya. Tapos nalaman ko, may schedule na ako ng MMK. Sabi ko, Kuya Arlie. Binasa mo muna pero hindi ka pa talaga nag-iing. Binasa ko, sabi ko, ang ganda ng story ha, basketball player din ha. Sabi ni, tapos, siguro mga 2 days after, sabi ni Kuya Arlie, schedule mo. Kuya Arlie, hindi ko tinatanggap pa, Kuya Arlie, ganyan-ganyan. Sabi niya,
Oh, hindi, hindi. Okay na yun. Umuwi ka sa akin. Umuwi ka sa akin. Tapos iyakan yung mga sino. Tapos mga kasama mo sila John Lucas, sila Tom, si Tom, si Axel. Si Tom na napaka-straight magsalita. Kaya ang sarap kaya eksena. Nahirapan ka bang umiyak? Oo naman. Nahirapan ko umiyak. Kaya na din sa... So, paano yung... Anong mga iniisip mo? Ano yung mga bubog mo pag kailangan mo talagang umiyak? Nangyari kasi sa akin, si... yung pamilya ni Paul, yung tatay niya, para same ni Pape. Kasi basketball player ako so, dati. Parang may hugot ka na. Mas maangas or mas mabad ko lang gumalaw si Papa. Kasi si Papa, pagka talo kami, eto, iiyak-iyak. Kung alam, madami pa rin ako yung kasi dati, iniiyak ko rin yung basketball. Pero hindi sa court. Pero mas pinasok ko lang yung character ko na ako si Paul eh. Kailangan kong binasa ko yung script, niramdam ko, as in, hindi pa kami nag-e-eksena, siguro apat pa yung sequence bago yun, yun na yung binabasa ko. Sabi ko, paano ko makakamdaman to? Paano ko makakamdaman to? Hanggang sa humingi ako ng tulong, binigyan ako ni direct ng backstory, nagkwento ako sa kanya. Doon na lumabas. And doon na nag-start. Sabi ko, ito na. Ano naman sa tingin mo, Ronnie, yung kakaiba dito sa ginampanan mo dito, doon sa mga previous na naging MMK mo? May collab team ka dito, nakita ko nandun din si Loisa. Oo. Oh. Present girlfriend ba or ano ngayon? Eto, yung ngayon, main niya. Or side. Siguro ngayon kasi, ako muna para sa akin. Mas focus kasi ako ngayon talaga eh. Parang hindi siya naka-focus sa love team, parang as ikaw solo to eh. More family ako sa sarili ko, parang goal sa goal niya. Mas may pinapatunayan. Mas confident ka na. Mas confident ako ngayon kasi yung mga dati ko parang laro lang sa akin. Aminado naman po ako dun yung mga nagampanan ko dati, yung mga na-achieve ko dati. Ibigay mo na yung best ko. Ibigay ko na yung best ko, focus, isang project, yung mga susunod ko pa, iisipin ko yun na yung huli. Lagi ngayon. Agaya na ito, sabi ko, ito na yung huli eh. Ito na yung huli ng MMK ko eh. Gagaling ako na. Parang yun lang. Yan, syempre. Ako, mas focused, mas matured.